ano nga ba itong building permit? At ano nga ba itong building permit? Ano nga ba yung mga kasama at nakapaloob sa dokument? Ano nga ba itong building permit? Ano nga ba ang mga nakasa? Ano nga ba itong building permit? Ano-ano nga ba yung mga kasama at nakapaloob sa mga dokumento na ito? What is exactly the purpose of these papers? How's the process of getting these documents? And how much would it cost you? And how much would it cost you when getting these requirements? So these are only few of the questions that we're going to answer here in this episode. Hey, by the way, I'm Junior Benz and welcome to Aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. And if you feel and if you like those topics and Hey guys, by the way, I'm Junior Benz and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction-related videos. And in this episode, ay meron po tayong video tutorial coming up. Thank you guys for clicking in this video and welcome again sa aking YouTube channel. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, thank you guys for clicking in this video and welcome again sa aking YouTube channel. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do consider subscribing my channel. Thank you guys for clicking in this video and welcome sa aking YouTube channel. Yung channel ko pa gumagawa actually ng mga tutorial video at saka yung mga yung mga construction related videos. Now, kung yun yung mga hanap niyong video, please do consider subscribing my channel. Hit that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. And in this episode, thank you guys for clicking in this video and once again welcome sa aking YouTube channel. So for this episode, yung pag-uusapan po natin is all about building permit. Ano nga ba yung mga process? Ano mga yung dapat kailangan mong gawin para ma-approve, para makakuha ka successfully ng building permit? But before we proceed sa ating discussion, thank you very much guys for watching my video, for subscribing my channel. That way talagang nakikita ko yung support niyo. Maraming salamat po and please continue to support my channel at sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you guys. Thank you so much. At para naman sa mga bago pa sa aking channel, yung channel ko po ay gumagawa ng mga video tutorial at yung mga construction related videos. So kung yun yung mga hanap niyong video, please do consider subscribing my channel. Hit that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload here in this channel. So ngayon, ang pag-uusapan po natin is all about building permit. So para natin maintindihan kung ano nga ba yung building permit, unang-una is i-define natin kung ano talaga yung building permit. So according sa Presidential Decree Number 1096, building permit, no person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, move, convert, or demolish any building or structure. So according to Presidential Decree Number 1096,
no person, firm, or corporation, including any, according to Presidential Decree Number 1096, no person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, move, convert, or demolish any building or structure, or cause the same to be done without first obtaining a building permit, therefore, from the building official assigned in the place where the subject building is located or the building work is to be done. So I would so based sa definition, I would like to emphasize here yung word na erect, construct, alter, move, convert, or demolish. So yun yung lagi nating tatandaan na without building permit, hindi po kayo pwedeng magpatayo ng building. Erect, construct, alter, move, or demolish, convert, or demolish. And then one more thing is, hindi rin kayo pwedeng kumuha ng mga building permit. And one more thing, dapat kukuha lang kayo ng building permit kung saan. And one more thing, kukuha lang kayo ng building permit kung saan yung project nyo located at kung saan siya nabilong na municipality or city. Hindi ka pwedeng kumuha sa ibang municipality na malapit sa property area nyo. Hindi ka pwedeng kumuha sa ibang municipality. So it should be na yung building permit issued from your project is dapat issued from the office of the building official na sakop yung area mo. So ang gagawin po natin sa discussion na to ay gagawin po natin step by step para mas mabilis nating matandaan at malalaman natin kung ano nga ba talaga yung ating mga dapat gagawin ng sunod-sunod para hindi tayo malito kung tayo man ay kukuha ng building permit. So step number one natin ay pupunta tayo sa office of the building officials na located sa ating area. So it's either nasa city or sa municipality. Ang gagawin natin sa office of the building officials is firstly, magtatanong po tayo doon kung ano yung mga requirements na kung ang gagawin po natin sa office of the building officials, unang-una ay magtatanong tayo sa kanila kung ano yung mga requirements nila para ma-issuehan tayo ng building permit. So obviously, bibigyan tayo nila ng form or the application for building permit. Yun yung i-fill out natin na form. And then pangalawa, according sa batas yung binasa natin kanina, PD 1096, kailangan natin mag-provide ng mga documents. Base dito sa code, ito yung kailangan niya. Number one, a description of work to be covered by the permit applied for. Number two, description and ownership of the lot on which the proposed work is to be done as evidenced by TCT and or copy of contract of lease over the lot if applicant. So according sa batas na binasa natin kanina, yung PD 1096, ito yung mga requirements na dapat nating dalhin. So kung tapos ka nang mag-fill out, so kung
So kung tapos mo nang i-fill out yung application form for building permit, then kailangan meron kang set of plans. Actually sa code ang sabi is 5 sets of plans. So kailangan mong magkaroon ng set of plans. Tapos pagsabihin nating set of plans, syempre, so guys, pagsabihin nating set of plans, actually, meron na siyang structural analysis, meron na siyang building cost estimate, meron na rin siyang building detailed specification, tsaka hingin mo na rin yung PTR or yung PRC, photocopy na rin ng mga IDs ng mga engineer at architect na nag-sign sa set of plans mo. So, meron dapat ka yung mga dokumento na yan. And then, magdala ka na rin ng barangay clearance mo, and then yung sidola, yung and then magdala ka na rin ng sedola, yung current tax receipt, and then yung sa zoning, so pag-uusapan natin siya in a while. So basically yung requirement mo is yung set of plans and then yung application form from the building officials, if you fill out mo yon, and then magdala ka ng barangay clearance, yung sedola, tapos yung sa zoning, i-discuss natin siya kung ano yung mga dokumento na dapat mong dalhin. So step number 2 natin is yung sinabi natin kanina na other clearances, so isa na yun ay pupunta ka sa ating step number 2, which is yung kukuha ka ng clearance or certificate dun sa Bureau of Fire. So kukuha ka doon ng clearance or certificate. So, ano nga ba yung gagawin mo doon? Unang-una, magdala ka ng set of plans. Kasi may mga municipality na kailangan nila or titingnan nila yung isang set of plans. So, meaning to say, ang actually kailangan talaga nila doon makita is yung bill of materials, yung cost. Kasi doon din sila magbabase kung magkano yung babayaran mo. Pero most likely yung babayaran sa Bureau of Fire, nag-range lang siya sa mga, sabi nating, mga 2,500 to 3,500. So, nag-range lang siya from 2,500 to 3,000 or 4,000. Kasi depende rin kasi sa project kung anong, depende rin kasi sa total cost ng project mo. So, mag-expect ka na rin na within that range yung babayaran mo. At the same time, meron ding mga Bureau of Fire na i-require ka nilang mag-procure or bumili ka ng fire extinguisher. Isang fire extinguisher. So, actually, may mga municipality lang na Bureau of Fire office na nag-require, pero kadalasan hindi na para makapag ano lang hin, para pero kung i-require ka i pero kung i-require ka bilhin mo na rin para makakuha ka ng certificate, para makakuha ka ng clearance. So yun lang naman, 'di ba? Pero ang cost niyan is kung mapakiusapan mo naman na wag nang bumili kasi 2,000 din yan eh, yung fire extinguisher eh. So pakiusapan mo na lang na wag nang bumili ng fire extinguisher. Actually guys, nagbavary talaga yan sa mga municipality natin. So kadalasan or kasi may mga iba talaga na nag-require sila na dapat mag-purchase ka ng fire extinguisher. Pero siguro magpo-purchase ka ng fire extinguisher. So pagkatapos mong makakuha ng clearance dun sa Bureau of Fire, pupunta ka na naman sa ating step number 3, which is pupunta ka sa Dolly office. Doon yung step number de, then pagkata
Then, pag nakakuha ka na ng clearance sa ating Bureau of Fire, pupunta ka na naman sa ating step number 3. Ano yung step number 3 natin? Ay pupunta ka ng Dolly Office. Dahil kukuha ka rin doon ng certificate or clearance na para sa Dolly requirement. So, anong dadalhin mo doon? Dala ka ng valid. Unang-una, dapat meron kang dalang valid ID. Kasi nire-require talaga nila yan para... So ano yung mga dapat mong dalhin pag nandun ka sa Dolly? Unang-una, given na yan kasi, 'di ba, magdala ka talaga lagi ng valid ID mo dahil hahanapan ka niyan. And the number 2 is magdala ka rin ng set of plans kasi may mga taga Dolly din na hahanap sa'yo ng isang set of plans kasi titingnan din nila yung cost ng project or kasi titingnan nila kung anong ipapagawa mo. And then number 3, may mga Dolly Office din na nag-require silang bumili ka ng mga first aid kit. So magkano yung mga first aid kit? Meron sa mga butika, pwede ka namang bumili. So, mga nasa siguro mga around 700 or 500, 1,000, mga ganun. So, kung may mas mura, doon ka na sa mura, bibilihin mo na yung mura. So, yun yung mga requirement ng Dolly Office. Tapos, i-require ka din nila, meron silang form na ibibigay sa'yo. Tapos, it would be signed by the safety officer and first aider. Yung dalawa is dapat certified ng or accredited. O dapat itong dalawa ay certified or meron silang certificate issued from the Dolly. Yung mga trainings nila or mga certification kung ano man. Yung first aider dapat certified siya from Dolly and then yung safety officer mo na mag-sign sa document na ibigay sa'yo is dapat certified din siya ng Dolly. So, yun yung requirement ng... So, may mga municipality or city pa na kadala... meron pang municipality or city na i-require ka pang yung mga safety signs. Pero, meron pang mga city and municipality na i-require kang bumili or magkakaroon ng mga safety signs. Actually, importante naman talaga na magkaroon ng mga safety signs for safety purposes. Meron talagang mga municipality or city na i-require ka niyan. Pero, pero actually, kunti lang siguro yung mga nag-require niyan. Pero kung sa municipality or city nyo, inire-require kayo, edi bumili na lang kayo yung mga minimension ko. Actually, wala kang babayaran dun sa certificate. Wala kang babayaran dun sa Dolly yung certificate na i-issue sa'yo or yung clearance na ibigay sa'yo. So, yun lang yung mga dapat mong i-comply sa Dolly. Tapos, minsan, meron akong kaibigan na sinabi niya sa akin, yung mga list of names ng mga proposed na magtatrabaho sa project mo or sa bahay mo, dapat ilista mo rin dun. May mga, yung experience niya is, naglista pa talaga siya ng mga pangalan na gagawa sa project niya. So, yun yung requirement ng Dolly. And then, yung step number 4 is pupunta tayo ng CPDO office. Bakit? Anong gagawin natin doon? Kukuha tayo ng zoning certificate. So, isa itong importanting requirement ng maisuan ka ng building permit, yung zoning clearance. So, anong dadalhin mo doon? Magdala ka rin ng set of plans para if ever na-require ka. So, magdala ka doon ng... So anong dadalhin mo doon? Magdadala ka ng set of plans dahil for sure titingnan nila yung location or yung lot plan, yung mga ganyan sa CPDO office para marilisan ka ng clearance from the zoning or zoning certificate. Tapos titingnan din nila yung total cost ng project dahil doon din sila magbabase ng payment mo. So most likely mga nasa 4,000 to
most likely nasa 4,000 or 3,500 yung babayaran mo doon sa CPD office for your zoning clearance. Importante po yung dokumento na yan for your building permit. And then number 5 is babalik ka na doon. And then yung step number 5 natin, after mong makuha yung certificate or clearance mo sa Bureau of Fire, makuha mo yung certificate or clearance mo sa DOLI, and then yung zoning clearance mo rin, yung tatlong clearances top up dun sa requirement mo na set of plans, yung 5 set of plans, kasi na yung 5 set of plans, and then yung barangay clearance, and then yung mga sedula, yung mga barangay clearance, yun yung dapat mong dalhin pagbalik mo dun sa office of the building official, dahil yun yung mga dokumentong dalhin mo para mag-submit ka na doon sa Office of the Building Official. So ngayon, that's your final step, yung step number 5 natin para marilisan ka ngayon ng building permit. Bakit nga ba? Ang tanong is, ano nga ba yung purpose ng building permit? Actually guys, nire-require talaga yung building permit para makita ng ating mga, para ma-assure ng ating government na you are complying sa mga requirement. For all the requirements na implemented sa ating batas. So, ano nga ba yung mga dapat siguruhin dun? Ano yung purpose? Unang-una, dapat nakakomply ka sa zoning or land use. So, kaya kumuha tayo dun sa CPDO office ng zoning clearance para ma-assure nila na yung area na pinagtatayuan mo ng bahay is residential area. Hindi yun prone so whatever mga... Hindi yun prone sa kung anong mga dangerous area. Baka nagtayo ka ng bahay dun sa mga hindi residential areas. So yun yung tinitingnan ng ating mga building officials. And then yung lines and grades, dapat complied ka dun dahil hindi naman pwedeng magpapatayo ka sa mga baka prone yan sa mga lindol or whatever, kung may mga fault lines dyan or yung mga grades na medyo sobrang ano na, sobrang stiff na yung, sobrang elevation. So, hindi yan pwede, yung sobra na yung slope. So, ayan yung mga tinitingnan nila, isa yun. And then, structural design. So, napaka-important itong structural design na dapat nag-comply yung ating building, dahil alam mo na ang mangyayari kung hindi yan complied sa structural design. Sanitary and sewerage, environmental health, electrical and mechanical safety, and yung iba pang mga batas na applicable sa ating pagkuha ng building permit. So after mong ma-submit yung mga documents, within 15 days, magkakaroon ka na or ma-issuehan ka na ng building permit. And congratulations! Actually, within 15 days, so pwede siyang mas early than 15 days. Pwedeng 10 days lang, ma-issuehan ka na, depende pag hindi sila busy. So actually, ganun yung issuance ng building permit mo, within 15 days or early. And then I would like to add yung validity para alam nyo rin kung baka mag-expect kayo na meron na kayong building permit, pwede nyo nang i-delay or whatever. And then idagdag ko lang tong mahalagang information, especially kung magkakaroon na kayo ng building permit. On that day na ma-issuehan kayo ng building permit, dapat yung isa lang alang na dapat mag-commence yung work nyo or yung project nyo within 1 year
dapat within 1 year, masimula na yung ipapagawa niyong project or yung ipapagawa niyong bahay. Dahil kung hindi niyo sisimulan, mag-expire yung inyong building permit. So, kung hindi niyo sisimulan, mag-expire siya within 1 year. And then, meron din tayong pangalawang case. For example, nirilisan na kayo ng building permit and then, nasimulan niyo na rin. Pagkatapos nun is, hindi pa natapos yung pinagawa niyong bahay or yung project niyo. After that, na-stop siya, iniwan niyo, or for whatever reason. Dapat mabalikan nyo or dapat mag-resume yung trabaho nyo within 120 days. After that 120 days, kung hindi mag-resume yung trabaho is mag-expire din yung building permit na inissue sa inyo. So tatandaan nyo, kung hindi masisimulan within 1 year, mag-expire. Kung mag-stop naman after 120 days, kung hindi mabalik yung trabaho, mag-expire din yung building permit nyo. So another na naman, mag-ano na naman kayo, process na naman. So yun yung mga dapat nyong tatandaan. Then idagdag ko na rin na during the course of the construction, dapat meron kayo laging log or yung mga monitoring sa progress ng trabaho. Kung ano yung mga ano sa weather, kung ano yung weather ng araw na yun, kung ano yung mga progress na natatapos. Dahil kailangan nyo yun sa certificate of completion, the time na matapos na yung project. I-submit nyo kasi yung logbook na yan together with the signature of the architect or the engineer. Yung logbook na i-submit nyo sa building official for your certificate of completion. After that kasi, bakit kailangan nyo pang gawin yun? Dahil after that, kukuha naman kayo ng certificate of occupancy, which is yun yung requirement. So kung wala ka nun, paano ka bibigyan ng certificate of occupancy? So tatandaan niyo yung mga details na yon. After that, kung maisuhan na kayo ng certificate of occupancy, after that, pagkatapos ng certificate of completion, pag na-apply niyo na and then mag-ano kayo ng certificate of occupancy within 30 days, mabibigyan kayo ng certificate of occupancy. So that's the time na pwede nyo nang tirhan yung pinapagawa nyong bahay. So congratulations na naman. So yun yung ating mga dapat tatandaan kung kukuha tayo ng building permit. Actually guys, nagdidepende kasi talaga yung mga requirements. May mga strictong munisipyo or strictong city na pinapabili pa kayo ng mga like fire extinguisher, yung mga first aid. So i-follow nyo na lang if ever na nire-require kayo. Pero kung hindi naman, so that's good, makakasave kayo ng gastos dun sa mga items na yon. So ipa-flash ko rin yung estimated na magagastos nyo if ever na kukuha kayo ng building permit. Ilagay ko na rin yung kabuuang magagastos mo kung kukuha kayo ng building permit, including yung mga bayad niyo sa set of plans na pinapagawa niyo. So I guess that's it for this vlog, guys. I hope that you learned something out from this video. And if you do, please do consider subscribing my channel. Hit that notification bell para ma-update kayo every time na meron tayong bagong upload. So I guess that's it for this vlog. Have a great day, guys, and God bless. Thank you. Thank you sa mga nag-subscribe and continue to support my channel. Have a great day and God bless. Bye!